Welcome back, mga ka-YouTube. At ang topic natin ngayon ay tungkol sa motherboard speaker. Yun na. Pero sinabay ko na itong pagkakataon na to habang nagtetest ako nung Isonic Gladiator Minor Motherboard. Ba? Yung in-unboxing ko. Ito na yon. Pinag-boot ko na siya. Ngayon, bago tayo pumunta dun sa topic nating motherboard speaker, gusto kong sabihin muna sa inyo na yung memory slot nito, ang range lang ng frequency ng memory slot niya eh 2133 at saka 2400 ang binabasa niya. Pag sinalangan ko ito ng 2666, no display yon. Iisipin mo ngayon, baka sira yung motherboard o kaya may problema yung memory. Kasi, nung unang-una, nung tinest ko to, nung dumating sa akin itong motherboard na to, wala akong memoryng 2400 at saka 2133. Ang lahat ng memory ko, DDR4 na 2666. Halos nakatatlong kuha ko ng memory sa computer shop. Ayaw talaga dumisplay. Banda ko linabasa ko, dito nakalagay eh. Ayan. Memory. Dalawang DDR4. 24 megahertz. 2400 megahertz. Saka syempre, bago to i-ship ni Boss Jomac, bago i-send sa akin ni Boss Jomac to, pinapakita niya sa akin na gumagana. May display. Nung binisita ko yung video, nakita ko yung memory yung ginamit niya, 2133. Kaya dali-dali, bumili ko ng 2133 yun. Kaya lang, nakuha ko rin ginabukasan. Pag-salp ako, gana na agad. Ngayon, ang topic natin ngayon, motherboard speaker. Ito yan, ha. Marami kong nakatago dito, eh. Yan. Yan. Mga motherboard speaker to. Pag napansin nyo, di ba nakalagay speaker? Di ba? Speaker, oh, yun, oh. Tapos, pula, tsaka itim. 4-pin yan, ha? 4-pin. Pero nasa magkabilang dulo lang yung may connection. Yung pula, tsaka itim. Pero 4-pin yan, halos yung dalawang nasa gitna, walang laman. Yan. Motherboard speaker ang tawag dyan. Pansinin nyo, ha? Papatayin ko to. Ang kagandahan nyo pala dito sa isa sa nagustuhan ko dito, may sarili siyang on-off. Kahit hindi na tayo magkabit nung on-off na may wire. Yung nakakonekta sa computer case. Off ko siya. Ito yung power off niya. Oh. Yan o. Oh. Ito, may kinabit akong motherboard speaker. Ito yung on-off. Pinindot ko. Mamatay yan. Okay. Namatay na yung processor. Okay, ha? Ngayon, pansinin niya, pag inon ko to, pakinggan niya mabuti. Di ba? Tumunog, tapos nag-display. Di ba? Ngayon, walang nakalagay kasing storage device, kaya doon dumidiretso eh. Dediretso sa BIOS yan. Ayan, magbo-boot muna yun sa LAN PXE. Ay, wala rin siya nakitang bootable sa LAN, local area network. Dumiretso siya ng BIOS. Okay, off ko ulit. Ngayon, tatanggalin ko itong memory.
Pakinggan nyo kung anong tunog naman ang ilalabas niya. Wala siyang memory, ha? Okay, diba? Tumunog ng ano? Ng isa lang yung tunog niya. Pero ayun, biglang merong tatlong unatit. So, wala pa rin siyang mabasang memory, wala pa rin siyang ma-detect. Ten, tatlong ganon. Samantalang nung may memory siya, nung nag-boot, tong-ling-ling, di ba? Gara ng tunog. Ulitin ko, ha? Off natin. Long press. Pagka ganon, error na kasi yun, eh. Yan, long press. Ngayon, pakinggan nyo yung tunog, ha? Inan ko na uli. Pakinggan nyo mabuti. Diba isa? Tagal, diba? Tandaan nyo, hindi pare-pareho ang beep code na. Diba? Tatlo. Una, isa, tapos bilang tatlo. Hindi pare-parehas ang beep code na ibinibigay ng motherboard speaker. At saka, ulitin ko, papatayin ko. Tapos, long press na yun, eh, para mag-off, eh. Okay, power on ko ulit, ha? Pakinggan nyo, ha? May memory na siya. Diba? Pero biglang dinisplay. Nag-boot. Diba? Nag-boot yung monitor. Nag-display. Ibig sabihin, may nabasa siyang memory. Kanina, kaya ganun yung tunog, walang nabasang memory yun. Pagpapalit tayo ngayon ng motherboard. Tandaan niya, hindi pare-pareho. Eto, pag pinindot yan, off na yan. Kanina, kaya long press, kasi error. Papalit tayo ng motherboard. Para maipakita ko sa inyo. Ibang motherboard naman ang gagamitin natin. Wala siyang HDMI. Okay lang. Sa susunod, papaliwanag ko rin kung bakit nagkabit ako ng ganito. Doon uli sa mining, doon sa miner motherboard, mining motherboard. Dalawang ano nito. Nakatalikod to. Ganyan. Tapos, 24 pin. Ngayon, kakapit tayo ng yun na lang uli ang gamitin natin para sigurado tumutunog. Baka mamaya hindi tumutunog itong mga to, eh. Saan lang ano nito? System pan to, eh. Dali. Meron pa ba to? Ah, katulad na ito. Wala. Wala siyang ano. Wala na siyang
tusukan ng motherboard. Meron kasing mga motherboard na built-in. Naka-built-in yung speaker. May parang drum na, parang drum tuloy. May parang itsurang medyo malaking kapasitor. Titingnan ko, meron pa akong maipapakita sa inyo ganun. Sa ngayon, wala. Kasi mababasa mo yun, may 4-pin, tapos motherboard speaker. Pagbutin muna natin yung isa. Para magboot yan. Front panel. Yan, front panel. Front panel. Wala akong screw. Yan. Di kasi mapag-short na ito eh. Kasi flat eh. Oh, di ba nagboot agad? Kaya lang, walang ano, walang beep code tayong maririnig. Kasi nga, ang pinupunto ko dito, walang, hindi lahat ng motherboard may kabitan ng speaker motherboard. Yun ang masaklap na katotohanan. Maganda nga talaga kung may speaker. Kasi malaking tulong ang speaker motherboard sa pag-isolate, sa pag-troubleshoot. Kasi kapag sa tinagal-tagal ko ng nagre-repair ng mga computer, napansin ko na hindi pa pare-pareho sa beep code. Dati ang tinuro sa amin, 4 long beep sound. Halimbawa, ibig sabihin, 4 na mahabang beep sound memory ang sa memory ka mag-focus. Halimbawa, four long beep sound sa memory. Pagka mabibilis na tunog naman sa video card, sa video. Pag may video card na nakakabit at hindi na dedetect, ganon. Pero hindi pare-pareho. Minsan, may na-encounter akong mga motherboard na may built-in speaker siya. May motherboard built-in speaker siya. Parang ganito yun eh. Ito mismo nakahinang sa motherboard. Ito to. Itong maliit na speaker na to. Yang may polarity na 5 volts tsaka ano, ground. Parang nakadikit na ganyan yan sa motherboard. Oh. Minsan di siyempre sa video card ako pumokus. Wala. Nung nagpalit ako ng memory, tumino. Ibig sabihin, memory ang ano niya. Pero minsan naman, long sound. Hindi sa memory, sa video card. Kaya doon ko napansin na ano, na hindi pare-pareho ang beep code na binibigay. Siguro, depende sa brand ng motherboard. Depende sa model. Basta, ang pinupunto ko dito, hindi pare-parehas ang beep sound na pinaparinig sa atin. Yung mga beep code. At, pangalawa, hindi lahat ng motherboard may built-in speaker o pwedeng kabitan ng motherboard speaker. Katulad ng pinakita ko sa inyo, itong mining motherboard na to, kahit pa paano, may kabita ng speaker. Ito, DDR4 to ha.
Ito, DDR3. Pero halos karamihan ng gaming motherboard na ginamit kong DDR4, halos walang kabita ng ano, ng motherboard speaker. Eto, maganda talaga rin to, tong ano na to, Gladiator na mining motherboard. Okay. Kung nagustuhan yung topic natin sa ngayon, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, share sa mga friend at mag-comment. At kung nakatulong naman ang gusto yung mga video natin sa inyo, at natuwa talaga kayo dahil nakatulong ha, subukan nyo namang gamitin yung thanks button natin. Patigimin nyo naman ang thanks button. Minsan nakakalimutan ko kasi yung mga ganun eh. Pero, puro more in ano kasi. Dire-direcho, baga dire-direcho sa content, sa topic. Okay. Magpapaalam na ako. Sana kahit paano, may natutunan kayo tungkol sa motherboard speaker. Buzzer nga ito, kung tawagin mo iba eh. May buzzer ka ba dyan? Kasi nga, tsaka pag nag-boot na, tut! Pag gumano, tut! Ibig sabihin, okay, good, nag-boot. Katulad din sa mining motherboard, sa Gladiator, turin-urin! Yeah, iba rin ang pinakita. Ibig sabihin, turin-urin! Ang ganun niya, good, nag-boot. Pero pagka wala siyang madetect na memory, tut! Ala, hindi pare-pareho. Okay, this is Jamie, signing out.